Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala ulit si Teacher MC. Ang i-discuss ko ngayon ay tungkol sa voltmeter scale. Kung paano magbasa itong voltmeter scale. Let's go! Sa pagkuha ng voltage, una, pipili ka muna kung siya by ACB or DCB. Pag sinabing ACB, alternating current voltage. Pag sinabing DCB, direct current voltage. So, ang mga direct current voltage, ang mga example niyan ay battery. Kung makikita nyo dito sa battery, meron siyang negative sign at saka positive sign. Pagdating naman sa mga alternating current, ang isang example niya itong outlet. Kung makikita nyo, wala siyang positive or negative sign. So, after nyo malaman kung siya by ACB or DCB, ang next na pipiliin nyo ay pipili kayo ng range. Ito yung nakikita nyo, 750, 250 dito sa ACB. Dito naman sa DCB, 1,000, 250, 50 hanggang 0.1. Paalala muna, ang pula, kapag pinili nyo ay DCB, kailangan yung pula ay nasa positive at yung itim ay nasa negative terminal. Okay. After natin pumili, tingnan natin yung scale. Ang scale ng ating voltmeter ay itong nasa baba. Okay. Mapapansin nyo, meron tayong tatlong number na nakalagay dun sa ilalim. 50, 10, 2, 124. Sa dulo naman, 250, 50, 10. Ito ang mga guide natin sa pagbabasa ng ating voltmeter range. Pag pinili mo ang 250 volts range, ang tingin nyo dito sa taas, itong taas na numero. Kapag 50 naman ang pinili nyo, itong gitnang numero ang titignan nyo. At 10 volts naman ay itong nasa baba. So meron akong ditong guide. Kung mapapansin nyo, lahat ng voltage range ay nandito. Pero ang i-discuss lang natin ay 10 volts, 50 volts, 250 volts, 750 at saka 1,000 volts. Which is ito lang naman yung madalas na gamitin sa atin. So mag-i-start tayo sa pinakamadali, which is 50 volts. So pag na-i-connect nyo na yung ating test probe, ang sunod na titignan nyo na kung saan papalo yung ating pointer. For example, nag-start tayo kay 50 volts. Ang 50 volts daw, kada guhit nyan, ang value nyan ay 1 volt. So ibig sabihin nito, mula dito sa 0, ang unang guhit nyan, ang value nyan ay 1 volt. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 volts. So for example, pumalo dito yung ating pointer. Ang titignan nyo lang ay yung numero na nasa kaliwa nito, which is 150, 30, 6. Pero kung 50 volts ang ginamit nyo, titignan nyo lang ay yung nasa gitna. So dito ay magsisimula. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Okay? Isa pang example. Dito. Yan. Kung dito pumalo yung ating pointer, tumingin muna sa kaliwang numero, which is 124. Pero dahil 50 volts ang ating tinignan, ang titignan natin itong 20. Itong nasa gitna. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So pwede nyo din itong gamitin itong nasa gitna. Yang medyo mas malaking guhit. Ibig sabihin itong mas malaking guhit, gitna nitong 20 at saka 30, which is 25. Ganun lang kadali yung sa 50 volts. Bibilang ka lang ng isa-isa kada guhit mula sa 0. Next naman natin is 250. So ang 250 natin, ang kada guhit nyan ay 5 volts. So ang ibig sabihin nyan, mula 0, ang unang guhit nyan, ang value nyan ay 5 volts. Kung sa 50 volts ay nandito yung 5 volts, sa 250 volts, ang 5 volts niyan ay nandito sa una. Sa kada guhit ng 250 ay 5 volts. Ang guide natin sa 250, itong nasa taas. Yan. So yung 0, 50, 100, 150, 200, at saka 250. For example, dito pumalo ang ating pointer. So mula 0, 5 kada guhit, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 volts ang ating voltage pag dito pumalo ang ating pointer. So isa pang example dito, so tingin sa kaliwa kung ano yung numero. So 248, dahil 250 ang pinili natin, tignan natin itong, itong nasa pinakataas. So 200, 205, 210,
215 volts. Okay, last example. So, dito pumalo. So, mula kaliwa, tingin na number sa kaliwa, 124, 250 yun ang range. So, tingin tayo sa pinakataas, 100, 105, 110, 115, 120 volts. Okay. So, next natin is 10 volts. Dito, madalas nalilito ang karamihan dahil meron siyang decimal point. So, ang kadaguhit daw ng 10 volts ay 0.2. So, dito sa guide natin, sa ating voltmeter scale, ang tingin ng 10 volts, itong nasa baba. So, kadaguhit daw niyan is 0.2. So, mula dito, ito tingin natin sa 10 volts, 0, 2, yung gitna niyan ay 1 volt. So, ipoprove natin kadaguhit 0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and 1 volt. So, after nun ng 1 volt, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Okay. So, for example, dito pumalo yung ating pointer. Lagpas nitong malaking guhit. So, mula 2, eto 10 volts tayo, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, 3.2. Isa pa. So, for example, dito pumalo. So, ang gitna ng 6 at saka ng 8 ay 7. So, ibig sabihin nito ay 7 volts. Pero yung katabi nito ay 7.2. Ang nasa abila naman nito ay 6.8. So, 6, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7. And last example, itong nasa dulo, simula tayo dito, 8, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8 volts. So, pag nagdagdag ka pa ng 0.2, 10 volts na siya. Okay? So, next tayo. So, next natin is 1,000. Iuli na natin ng 750 kasi medyo komplikado ito compare sa 110, 50, 250, 1,000. Okay? So, 1,000 tayo. So, kung makikita nyo dito, ang guide lang natin is 250, 50, 10. So, ang discarte natin dito, ang gagamitin natin sa 1,000, itong nasa baba. So, ang gagawin natin, magdadagdag kayo ng dalawang zero sa dulo ng bawat numero. So, bale, 0, 200, 400, 600, 800, 1,000. So, ang kadaguhit daw ng 1,000 volts range ay 20 volts. So, ibig sabihin na to, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. So, 20 ang dagdag. Etneb. Sabi nga ni Mayor Isko. So, for example, dito pumalo. Pangatlong guhit, pagkatapos nitong 150, 30. So, sabi nga natin, dagdagan natin ng dalawang zero tong nasa 10 volts range. So, 600, 620, 640, at saka 660. Ganon lang, kadali siya. So, isa pang example, itong nasa gitna. So, yung gitna ng 4 at saka 6, which is 5. So, ibig sabihin, ito ay 500. Then, next, last example, itong pangalawang guhit, pagkatapos nitong 240 at saka 8. So, after nito, dagdagan natin itong dalawang zero, 800, 820, 840 volts. Ayan. And then, last example natin ay yung ating 750. So, sa 750, sa mga estudyante ko, pagdating sa 750, pinakamadaling diskarte nila ay yung paggamit nitong 250. Then, imumultiply natin ng 3. So, for example, itong 250 na to, pag minultiply natin ng 3, ang kalalabasan nito is 750. Yan. So, kung ginamit natin yung 250 volts, basahin muna natin in 250 volts, then multiply by 3. Pero kung gusto nyong bilangin, ang kadaguhit nyan ay 15 volts. Okay? So, for example, bibilangin natin hanggang dito. Kung ito ay 50, pag dinime sa atin ito sa 3, 150. So, ibig sabihin, pag binilang natin na 15 kada guhit, yung ating 750 volts, pag binilang natin, 0,
15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150. So, mas magandang diskarte natin, bilangin ng 250, then i-multiply natin ng 3. So, for example, dito, ito, pangalawang guhit pagkatapos ng 120 at saka 4. So, mula 100, 100, 105, 110. So, 110 multiplied by 3 is equal to 330 volts. So, isa pa, pumalo dito sa pang-anim na guhit pagkatapos ng 150. So, bilangin muna natin ng 250. 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180. 180 multiplied by 3 is equal to 540. So, last example natin, itong nandito. Ayan. So, bilangin muna natin ng 250 volts, 200, 205, 210 multiplied by 3 is equal to 630. So, pagdating naman sa iba, 2.5, 0.25, 0.1. Mali itong ating 2.5, ito ay okay. So, ating 2.5, kada guhit niya 0.05. Then, yung 0.25, 0.005, kada guhit. Then, 0.1, 0.002. Pero ito kasi ay madalas lang na ginagamit na mga electronic technician. Okay. So, hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat.